Hello guys, what's up? So, ako nga po pala si Luis. Galing po akong Saudi Arabia. Flight ko po noong October 18 from Qassim to Jeddah and Jeddah to Philippines. So, andito po ako mga kaibigan para ituro po sa inyo kung ano po yung mga naging proseso po namin sa flight namin at kung ano po yung mga kakailanganin. So, may papakita ko po yung mga pictures ng mga kailangan natin sa airport at sa aeroplano. So, and guys, please, ito po yung first video ko. Actually, matagal ko na pong gustong mag-vlog. So, naisip ko po ito po yung magandang time para umpisan po ito yung vlog ko para po sa inyong mga kababayan ko na gusto pong umuwi ng Pilipinas. So, guys, please don't forget to subscribe and support para po ma-update ko rin po kayo para po sa mga susunod at mga bagong update po sa pag-uwi po natin ng Pilipinas. So, step 1 po tayo mga kababayan. Before po yung flight ko, sabi po nila, nabalitaan ko rin, hindi na daw po kailangan yung QR code. Pero, isishare ko lang po sa inyo kasi flight ko po October 18, sa Qassim po ako nag-check-in, Qassim International Airport. Hinanapan pa rin po kami ng QR code. Hindi ko po alam, baka po kasi hindi pa po updated yung mga airlines po natin. So, mas okay po, at wala naman pong mawawala sa atin, mas okay para makapag-check-in po tayo, mag-register na lang din po kayo ng ECIF form. So, ayun, after ko po mag-check-in, guys, ayun, dumiretso na po ako sa gate number ko po. At syempre, before po pumasok sa gate number, magkakaroon po ulit ng scan para po sa mga hand carry po natin. So, ang tip ko lang po sa inyo para po sa hand carry, guys, huwag po kayo magdadala ng mga liquid. Kasi gaya po ng mga nakasabayan ko, may mga dala po silang lotion, may dala po silang mga tubig. Itinapon po lahat yun mga kaibigan. Pero kapag yung tubig daw po is isa lang naman na bote, pwede po yun. Pero kapag may dala po kayong dalawa, tatlo, apat, tapos di, masasayang lang po yung iba mga kaibigan. And yung flight ko po from Qassim to Jeddah, nung nasa aeroplano na po tayo, ang nangyari po is one seat apart ang nangyari po. At wala na, bukod po doon, wala naman na pong ibang nabago bukod po sa pagbibigay po nila ng mga safety kit. So ang laman po noon, may meron po siyang face mask, meron pong sanitizer na ganyan kaliit, and refreshing wipes. And so pagdating po natin ng Jeddah International Airport, guys, next step ko po is dumiretso na nga po ako ng gate number ko po ulit para po sa flight ko from Jeddah to Philippines. So, bago po kayo pumasok sa gate number nyo na naman po sa flight ninyo, uulitin ko po, dadaan po ulit tayo sa scanner. Dahil i-check po nila yung hand carry po natin. So, gaya nga po nang sinabi ko, wag po kayong bibili ng lotions, mga liquid na ilalagay nyo po sa bag nyo kasi maitatapon lang po yun mga kaibigan. Sayang lang po. Then, nung nasa loob na po kami ng aeroplano, guys, meron po silang ibibigay na dalawang form, which is yung kulay yellow and kulay brown. Fill upan nyo po yun mga kaibigan dahil kakailanganin po yun sa arrival po natin sa Pilipinas. Sa wag nyo pong kakalimutan magdala po kayo ng ballpen. At least dalawa na po or tatlo para at least meron po kayong extra. At para po, kung halimbawa wala din pong mga ballpen yung katabi nyo sa aeroplano, para makagamit na lang din po sila. Then, nung arrival na po natin ng Philippines, guys, wag po kayong mag-alala dahil marami pong Coast Guard doon na sila po yung mga magtuturo sa atin kung ano po yung mga susunod natin gawin step by step. So, pagbaba nyo po ng aeroplano, guys, prepare nyo na po yung kulay yellow na form na finilaban nyo po sa loob ng aeroplano. Dahil yun po yung unang-unang hahanapin pagpasok po natin sa step 1. Sa step 1 po, guys, nandun po, ibibriefing po tayo kung ano po yung mga susunod at ano po yung mga dapat gawin at kung ano yung mga bawal gawin. And sa step 1, guys, meron po silang ibibigay na dalawang form.
na kailangan na naman po nating fill upan para po sa susunod na step, which is papasok po tayo sa gate 1. Then kapag nasa gate 1 na po tayo guys, kukunin po nila yung isa po nating fill upan sa first step. Dahil doon kukunin po nila at nandun po nakasulat yung email address po natin, yung cellphone number, para at least doon po nila isi-send at doon po natin malalaman yung result po natin para po sa ating swab test. Then after po ng step 2 guys, kasi dumaan na po tayo sa step 1, which is binigay po natin yun, dun yung yellow na form na finilapan po natin sa aeroplano at nagkaroon po tayo ng briefing, mga 20 to 30 minutes po yon. After po doon, pumasok na po tayo sa gate 1 para po i-confirm po yung mga email address, yung mga cellphone numbers, ganon, para po doon natin malalaman yung mga result. So after po ng step 2 guys, dediretso na po tayo sa swab test. So ayun, akala ko nga po masakit pero hindi. Okay naman po siya. Ganito po siya kahaba. Papatunguin po kayong ganon at turukin po yung ilong at yung throat. Then after swab test po natin mga kaibigan, mabilis lang po 'yun, sobrang bilis lang po kaya wag po kayong kabahan at hindi naman po talaga siya masakit. So after po ng swab test po natin at saka meron po pala silang ibibigay sa swab testing area na maliit na papel, ganito lang po siya. Ganyan. Kailangan niyo po siyang picturean mga kaibigan para in case po na mawala, meron po kayong picture kasi kailangan po natin yun sa susunod na step. Okay? So, nung tapos na po yung swab test natin mga kaibigan, ang susunod na po din is kukunin na po natin yung luggage natin. Kukunin na po natin yung luggage. Then after luggage po mga kaibigan, dediretso po tayo sa immigration. And sa immigration po, doon po nila kukunin po yung brown po na form na finilapan po natin sa aeroplano. So kailangan po natin i-present po yung passport tsaka yung brown po na form na pinirmahan po natin doon po sa aeroplano at ibigay po natin sa immigration. Kailangan po natin i-presenta. And after immigration guys, susunod po na step, pipila po tayo sa OWA at ibigay po natin yung isa po nating finilapan na form na may nakasulat din pong OWA at doon po natin ibibigay din yung maliit na tag, ganyan. So yun po ay i-check po nila yung form na OWA tsaka yung maliit na papel na kailangan, sabi ko po sa inyo, kailangan nyo pong picturean kasi kapag yun po nawala, at least meron po yung picture, kailangan na kailangan din daw po yun. At after nga po ng OWA, katabi lang po ng OWA mismo yung exit. Doon na po tayo mag-e-exit mga kaibigan at doon na rin po tayo mag-aantay ng bus para po sa quarantine hotel natin. At meron din pong ibibigay doon na pagkain kaibigan. At ayun na nga po, ako po naka-hotel na po ako ngayon. Nandito po ngayon sa Astrotel dito po sa Cubao. Sabi po nila magkakaroon daw po ng briefing before po pumasok sa mga kwarto. Pero yung case po namin, may mga finilapan na lang po kami. And ayun, binigay na po nila yung room number namin at hinatid na rin po kami ng mga room attendant kung saan po kaming kwarto ma-assign. And that's it po yung process ko po from Qasim to Jeddah, Jeddah to Philippines, Philippines to hotel quarantine. So, aantayin ko lang po yung result guys. Siyempre, negative tayo. Huwag po tayong mag-isip ng kung ano-ano. Kasi okay naman po tayo at sana okay po tayong lahat mga kababayan. So, para po sa next video ko mga kaibigan, after po ng quarantine ko, after the result, don't forget to click the subscribe button para po after quarantine ko at para po sa susunod na step, mag-upload po ulit ako ng video para po updated kayong lahat. So, that's it. Maraming salamat po mga kaibigan. Keep safe po. Bye!